Well, ngayon mga idol, pag-usapan natin ano ba ang maidadala na itong mga bagong Lakers player matutulong dito nga sa dalawang superstar ng team ng Los Angeles Lakers na walang iba kung hindi si LeBron James at pati na rin si Anthony Davis. Well, unahin na natin mga idol kay D'Lo sa nagbabalik na player, si D'Angelo Russell mga idol. Kung alam nyo naman na siguro at napapanood nyo siya, ay familiar na kayo kung ano ang maidadala niya sa isang team. Una niya mga idol ang kanyang scoring ability. This season nga ay nag-average siya ng 18 points per game as a third option dito nga sa team ng Minnesota Timberwolves. Talaga namang he can create his own shots mga idol. He can shoot off the dribble, he can catch and shoot. At mga idol, siya rin ay playmaker. Hindi lamang siya mga idol scorer. And this season, he is averaging 6.2 assists per game. At hindi lamang yan mga idol dahil pwede rin siya na maging third star behind LeBron James at kay Anthony Davis. Yung player nga na kanilang maaasahan na tumulong, bumuhat sa team ng Lakers kapag naupo nga si LeBron James at pati na rin si AD. Ang problema lang dito kay D'Lo mga idol ay yung kanyang defensive abilities. Medyo hindi nga siya maaasahan pagdating dyan. Pero mga idol, puntahan natin si Malik Beasley. Ang maitutulong na ito mga idol ay walang iba kung hindi ang kanyang top-tier shooting. Very reliable sa kanyang mga 3-pointers mga idol, and not only that, he can also drive to the basket mga idol, kaya mag-dribble and kaya niyang kuwanin ang kanyang sariling puntos. Can also make plays and passes to others. Kaya naman mga idol, talaga namang another spacer nga ito para nga kay LeBron at AD beside kay D'Angelo Russell. Ang I think lang naman mga problema dito nga kay Malik Beasley ay very streaky shooter nga ito. At si Vanderbilt naman mga idol, nasa linya ito ng mga players na kagaya ni Patrick Beverley na hassle ang puhunan at energy sa court. Elite offensive rebounder, elite perimeter defender mga idol, and his size is a difference maker para nga sa team ng Los Angeles Lakers. Another 6'8" guy na mga idol na parang mala Alex Caruso. He does the little things mga idol, dives sa loose ball, extra hassle sa rebounding. Ginagawa niya nga yan mga idol, at yan ang diferensya kung mananalo ba at matatalo ang isang team. Kaya naman good pickup ito para nga sa team ng Lakers, at ang problema lang dito kay Vanderbilt ay ang kanyang lack of shooting. Next mga idol, si Mo Bamba. Isang napakalaking player na isang ang shot blocking presence inside. Meron ding shooting outside dito mga idol na talaga namang makakatulong kapag nga nagkasama-sama sila ni LeBron at ni AD sa court. May another spacer nga na naman itong team ng Lakers. At napakahaba rin ng player na ito mga idol, 7-footer. Tapos napakahaba din ng wingspan and can disrupt plays. Hindi niya na nga kinakailangan supalpalin pa ang bola. Yung presensya niya pa lang mga idol ay effective na. Ang problema lang dito kay Mo Bamba mga idol ay medyo questionable nga minsan ang kanyang motivation and effort in the court. At eto namang si Davon Reed mga idol ay hindi naman na masyadong inaasahan ng team ng Los Angeles Lakers at pati na rin mga fans na palalaruin nga ng Lakers. Pero mga idol, eto nga si Davon Reed ay 38% career 3-point field goal shooter. So ibig sabihin niyan, reliable din sa labas mga idol, at maganda rin, napakasolido rin ng perimeter defense nito ni Reed. So yan nga mga idol, ang bagong limang players ng Lakers at kung ano ang kanilang maitutulong. Anong mga idol ang masasabi nyo dito sa naging pickup ni Rob Pelinka ngayong trade deadline? Komento nyo labang mga idol ang inyong mga opinion sa ating comment section.